15 ng Abril, Miyerkules, sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ng Linggo, dalawa sa mga alagad ang naglalakad pa Emmaus. Sa kanilang pag-uusap at pagtatalakayan, lumapit si Jesus at nakisabay sa paglakad nila, pero parang may kung anong hadlang sa kanilang mga mata at hindi nila siya nakilala. Tinanong niya sila, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo sa daan?" Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Sa paningin ng Diyos at ng buong bayay, isa siyang propetang makapangyarihan sa gawa at salita. Ngunit ipinako siya sa krus. Umaasa pa naman kaming siya ang tutubo sa Israel." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba't kailangang magdusa ng ganito ang Mesiyas bago pumasok sa kanyang luwalhati?" At sinimulan niyang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan. Nang malapit na sila sa nayong pupuntahan nila, parang magpapatuloy pa siya sa paglakad. Pero pinilit nila siya, "Manatili kang kasama namin dahil dapat hapon na at lumulubog na ang araw." Kaya pumasok siya at sumama sa kanila. Nang nasa hapag na siyang kasalo nila, kumuha siya ng tinapay. Nagpuri at piniraso ito at ibinigay sa kanila. At nooy nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. At nawala siya sa kanilang paningin. Nag-usap sila, "Hindi ba't nag-aalab ang ating puso nang kinakausap niya tayo sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan?" Noon di tumayo sila at nagbalik sa Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi ba't nag-aalab ang ating puso nang kinakausap niya tayo sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan? Ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay isang pangyayaring nagbunsod upang magkanya-kanya ang mga alagad. Ang unang reaksyon nila ay magtago o lumayo. Dala ang damdamin na kung hindi man takot ay kawalan ng ganang magpatuloy na isabuhay ang mga bagay na itinuro ni Jesus. Ganitong reaksyon ang hatid ng karanasan ng pagkabigo. Ang dalawang alagad ni Jesus ay umalis sa Jerusalem patungo sa Emmaus. Sa Jerusalem, namatay si Jesus, ang lugar ng kabiguan para sa kanyang mga tagasunod. Wala na silang ganang manatili pa sa Jerusalem, kaya umalis sila patungong Emmaus. Lumapit sa kanila si Jesus. Kinausap sila. Nakisalo rin sa kanila si Jesus sa hapag at sa paghahati-hati ng tinapay nila siya nakilala. Kaya naalala nila na nag-aalab ang kanilang mga puso habang kinakausap niya sila sa daan. Mahalaga ang paggabay sa mga taong nawawala na ng gana na magpatuloy sa kanilang pinaniniwalaan, bunsod ng hindi magandang pangyayari. Laging handa ang Panginoon na gabayan tayo at muling papag-alabin ang ating puso upang maharap natin ang buhay na puno ng pag-asa. Pagsasagawa, madali ka bang mawala ng pag-asa kung naharap ka sa mabigat na pagsubok? Kaya mo bang harapin ang mga problema sa halip na takasan ang mga ito? Nadarama mo ba na hindi ka pinababayaan ng Panginoon sa kabila ng mga pinagdaraanan mo?